10 kakaibang bagay na nakita ng mga sea divers sa ilalim ng dagat. Ano-ano kaya ang mga bagay na ito? At paano kaya nakita ng mga sea diver ang mga bagay na ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang karagatan sa buong mundo ay napaka-misteryo. At sa katunayan nga nito, ay 5% pa lang ng katubigan ang nasisiyasat ng mga scientifico. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit maraming nakikitang kakaibang bagay ang mga sea diver at mga scientifico sa ilalim ng dagat. Kaya naman sa video na ito, itatalakayin natin ang 10 kakaibang bagay na nakita ng mga sea diver sa ilalim ng dagat. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya simulan na natin! Number 10, the lost Egyptian city of Heracleion. Noong mga taong 1999, ay mayroong mga dalubhasang nagsiyasat ng lugar. At isa na nga dito, ang archaeologist na si Frank Godio. At sa 5 taong paghahanap ng mga dalubhasa sa lugar na ito, ay nakakabilib isipin na nakita na nga nila ang the lost Egyptian city. Ang Heracleion o Ancient Greek, o mas kadalas original na pangalang Tonis ng sinaunang Egyptian or Coptic Ancient Greek, at madalas ding tawaging Tonis Heracleion, ay isang ancient Egyptian port city. At ito'y makikita sa bandang Canopic Mount ng Nile. At mula sa northeast ng Alexandria, Mediterranean, Canyon Sea at sa Abu Kirbay ay ito'y merong layong 2.5 km mula sa baybayin. At ang lalim nga nito ay 10 meter hanggang 30 feet. At kung titingin ka nga sa mapa, ay malapit nga ito sa Abu Kir. At ang still nga na makikita rito ay nagpapahihwating na ito isang solong lungsod. At sa kabila pa nga nito ng mga taong 1933, isang commander ng RAF ang lumilipad sa ibabaw ng Abu Kirbay. At nakakita nga ito ng mga bagay sa ilalim ng karagatan. At sa mga panahong yon, ang karamihan sa mga dalubhasa ay naniniwala na ang Tonis ng Heracleion Leon ay dalawang magkahiwalay na lungsod na parehong makikita sa tinatawag na mainland ng Egypt ngayon. At dito, maraming mga artifacts ang nakita, kagaya na lang ng mga statwa ng isang ancient paroa, work of arts, gold coins, at mga fleet of ships. At maraming mga sabi-sabi na kaya ito lumubog dahil na rin daw siguro sa mga iba't ibang dilubyo at mga sakuna na dumaan sa ating mundo. Number 9, hidden underwater river sa ocean ng Mexico. Ang sinasabing river ay makikita sa Yucatan Peninsula sa Mexico. At ang underwater river ay tinatawag na Cenote Angelita sa salitang Spanish o Little Angel. At para makita mo ito ay dapat kang magbiyahe ng 10 hanggang 15 minuto mula sa Timog Tulum. At kapag nandito ka na ay makikita mo na nga ang katangi-tanging ilog na makikita sa ilalim ng dagat. At ang tubig nga rito ay binubuo ng manipis na layer ng hydrogen sulfate. At ito nga nagiging dahilan kung bakit naghihiwalay ang tubig ala at sa sariwang tubig. At ang mga scuba diver ay pinapayagang makarating dito para makita ang kamanghamanghang river na ito. At dito maniwala ka man o sa hindi ay mayroong mga diver na nagpatunay na mayroon daw ditong mga waterfalls, mga halaman at mga puno. At ang cenote ay talagang likas na malalim na lungga o sinkhole. At nangyari nga ito dahil sa pagbagsak ng limestone bedrock. Ngunit paano nga ba ito na-discovery ng mga scientifico o mga divers? May mga biyas ang grupo ng mga divers ang sumisid sa ilalim ng dagat na mayroong lalim na 115 feet. At dahil dito nga nila nakita ang tubig alat o isang river. At dagdag pa rito ay meron pang na-discovering underwater river na kung saan ito ay nasa Black Sea. At ayon kay Dr. Dan Parson ng University of Leeds ay ito ay kakaibang ilog na nasa ilalim ng dagat sapagkat meron daw itong sapat na daloy ng tubig na pwede nang ihambing bilang ika-anim na pinakamalaking ilog sa buong mundo. Sapagkat anya, ang ilog na runa ito ay pwedeng dumaloy sa bilis na 4 na milya bawat oras at meron din daw dumadaan ditong 22,000 cubic meter na tubig. Number 8, the Lion City. Ang Lion City ay isang makasaysayang lugar at dito mga makikita ang Qingdao Lake sa bahagi ng Zhejiang, China. Ang dalawang mahiwagang sinaunang lungsod na ito ay nagmula panoon sa dalawang dynasty na Han at Tang. Nasa Qingdao Lake ang sinasabing Lion City na tinawag din Thousand Island Lake. At ang Thousand Island Lake ay isang malawak na katawan ng sariwang tubig na sumasaklaw sa mahigit 537 square kilometer ang laki o lawak nito. Ang Qingdao Lake ay nilikha noong 1959 at isa itong valley at tinawag itong Hu Shi o Five Lion Mountain. At ito nga ay binaha para magawa ang Xinanjiang Reservoir at ang Xian River Hydroelectric Station. At sinasabing ang lungsod ng Sicheng ay kilala rin bilang Lion City. At ito nga rin daw ay pinangalanang bilang bundok ng Wuxi. At tinayo daw ito noong pang mga panahon ng Tang Dynasty noong 1621 AD. At ginawa daw ito ng halos 1,400 na taon ang tagal. At ang mga lungsod na nga na ito ay nakahiga at hindi nakagambala sa ilalim ng lawa. At kung nandirito ka at makikita mo ito, ay talaga namang mamangha ka sa sobrang ganda ng lugar na ito sa
ilalim ng lawa. At dito makikita mo ang mga magagandang istruktura ng lungsod. At tatakpan pa nga ng isang inukit na larawan ang kanang itaas ng bahagi ng gilid ng isang archway sa Lion City. At ang malupit pa dito ay mayroon din ditong magandang detalyadong dragon at phoenix ang makikita mo sa Lion City. Number 7, The Yonaguni Pyramid. Ang dagat sa labas ng Yonaguni ay isang sikat na lokasyon ng mga divers sa panahon ng taglamig sapagkat malaki o marami ang populasyon ng hammerhead shark. Ganun pa man ng mga taong 1986, habang naghahanap ng magandang lugar para pagmasdan ng mga pating, ay napansin ni Kihachiro Aratake, isang direktor ng Yonaguni Cho Tourism Association, ang mga ilang hindi inaasahang formation sa dagat. At kahawig pa nga ito ng mga istrukturang arkitektura. Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga siyentipiko na pinangunahan ni Masaki Kimura ng University of Raika ang bumisita at nagsiyasat sa mga formation na ito. At ang formation na nga na ito ay naging isang tanyag at naging sikat na atraksyon ng mga divers sa kabila ng malakas na alon dito. Kaya naman ng mga taong 1997 ay ang isang Japanese industrialist na si Yasu Watanabe ay nag-sponsor sa informal expedition kabilang ang mga pseudo-archaeology na sina John Anthony West at Graham Hancock. At kasama na nga rin dito ang mga geologist at theorist at kabilang pa nga rito ang mga biyasang diver. Lahat sila pumunta o tumungo sa lugar na ito upang maisulat ang kasaysayan sa Yonaguni Monument. At lahat nga na makikita mo dito ay halos 10,000 taon na ang tanda. At pati na rin ang mga rock formation dito ay 10,000 taon na rin ng mga tanda. At isang napakagandang disenyong hugis pyramid at mayroong pang face curve sa loob ng mga rock formation na ito. Ang ganda, no? Number 6, Deep in the Baltic City. Natuklasan na ng mga explorer ang kakaibang hugis na bagay sa gitna ng dagat ng Baltic Sea noong Hunyo 2011. Tinawag itong Baltic Sea Anomaly sapagkat ng mga bagay dito ay mayroong isang 70 metro ang haba, 200 din naman ang talampakan. At ang kakaibang hugis na pinapakita sa mga sonar ay nakalatag ng 100 metro at 300 naman ang talampakan sa ilalim ng mga alon. At marami ring mga teorya na nagpapatunay daw na isa ro itong bumagsak na UFO. At may mga sabi-sabi rin na isa daw itong labi ng isang lungsod na nawala dahil lumubog. Ganun pa man ay si Volker Brachert Maranaliksik, isang associate professor ng geology sa Stockholm University, ay nagsabi, "Nagulat ako nang saliksikin ko ang mga material na natagpuan ko sa isang malaking itim na bato na maaring isang bato ng bulkan. Iba-iba man ang mga paliwanag ng mga dalubhasa ay isa pa rin ang malinaw. Yun ay ang napakaganda at kamangha-manghang katangian nito." Number 5, Sunken Pirate City at Port Royal. Ang Pirate City na Port Royal na ito ay makikita sa Southeast Coast, Jamaica. At ito rin ay tinawag na Wickedness City in the World. May isang witness o survivor ng mga taong 1692 na may isang earthquake na nagwasak sa lugar. At dito nga, sinulat niya na nga na ang city na ito ay isang Port Royal na dinadaungan at tinutuluyan ng mga pirata. Kaya naman dahil dito, ang city na ito ay nakilala at naging tanyag at tinawag na nga itong Wicked at Sinful City. Kaya ito tinawag na Wicked at Sinful City sapagkat marami ditong mga prostitute at mga di kilalang tao na pirata noong 1600. At ang kalamidad ay naganap noong Hunyo 7, 1692. Isang napakalaking 7.2 na lindol ang tumama sa isla. At ang kasunod pa nga nito ay tsunami. At ang masakit dito ay sinamahan pa ito ng geyser at paguhon ng mga lupa. At kasabay na nga nito ay pumatay ito ng halos 2,000 buhay ng mga tao. At ang sabi ng mga sabi-sabi ay kaya daw lumubog ang sinabing city ay dahil sa maraming kalaswaang nangyayari sa lugar na ito. At marahil ito ang ginawang kabayaran ng Diyos sa kanilang mga ginawang kasalanan. Number 4, The Titanic. Malamang sa malamang ay lahat tayo ay alam o napanood na ang palabas na ito. Ang Titanic ay isang legendary na barko na lumubog sa gitna ng North Atlantic Ocean noong mga taong April 15, 1912. At ang mga taong sumisid sa barko makalipas ang 15 taon ay sinabing ang ilan sa mga bagay sa loob ng barko ay mabilis nasira. At ang kwento nga rito ay lumubog daw ito dahil sa isang bitak na sobrang laking ice stone sa gitna ng Atlantic Ocean na tatama sa barko ng Titanic. At dahil dito, hindi agad ito naiwasan ng barko. Kaya naman dahil dito, mayroong isang pangkat ng International Explorer ng dagat ang nagsuri sa lumubog na barko. At meron nga itong lalim na 3,800 meter below Atlantico. At ang suriin nila ang kaloob-looban ng barko ay nagulat sila sapagkat maganda pa rin ang kaloob-loobang bahagi ng barko. At ang RMS Titanic na nga na ito ay halos 100 years nang nasa ilalim ng dagat. Nahati ang malaking barkong ito sa dalawang bahagi at inaalam pa rin nila kung saan napunta ang kalahati nito. At ito ang mga taon kung kailan muling tinuklas ang Titanic. 1985. Ito ang taon kung kailan ang Titanic site ay natuklasan ng koponan ng American French. 1987. Ito naman ang tinatawag na expedition kung saan sila'y nakakolekta ng almost 1,800 na artifacts.
Number 3, underwater crab circle. Tinawag itong crab circle sa ilalim ng sahig ng karagatan at meron pa nga itong 7-foot diameter ang pattern o hugis ng bilog. At una itong nakita noong pang 1995 sa baybayin ng Southern Japan. At naging palaisipan sa mga maninisid kung bakit ba ito tinawag na mystery circle. Dahilan para sisirin nila ito. At ang misteryo na nga na ito ay nagpatuloy hanggang 2011. At dito nga nila nakita ang isang lalaking pufferfish na 5 pulgada lamang ang haba at nahuli nga nila ito sa akto. Kaya naman dahil dito ay inaral ng mga siyentipiko kung paano ang proseso at kung paano lumilikha ang species na ito ng mga detalyadong disenyo kagaya ng underwater crab circle. At ayon sa mga siyentipiko, ay gumagawa pala ang lalaking pufferfish ng ganitong hugis para maakit o mamangha ang mga babaeng pufferfish. Pero paano nga ba ito ginagawa ng pufferfish? Gagawa ang lalaking pufferfish ng bilog at saka naman ito lalapitan ng babaeng pufferfish. Kapag nasa loob na nga ng bilog ang babaeng pufferfish, ay saka naman hahaluin ng lalaki ang buhangin para maaliw ng gusto ang babaeng pufferfish. Number 2, giant oarfish. Ang oarfish ay malaki at lubos na pinahaba ng pelagic lapriform na isda kabilang sa maliit na pamilyang Regalisidae. Bibihira lamang makita ang mga ganitong klaseng isda at ang isdang ito ay makikita sa mga tropical na karagatan. At ang pamilya ng oarfish ay naglalaman ng 3 species sa 2 genera. Isa sa mga ito ay ang giganting oarfish o Regalicus lesna at ito nga ang pinakamahabang klase ng isdang nabubuhay. At lumalaki naman ito ng hanggang 8 meter o 26 pie ang haba. At ng mga taong January 2019 ay meron 2 oarfish ang natagpo ang buhay sa mga lambat na mga mangingisda sa isla ng Okinawa ng Japan. Bibihira lamang ang ganitong klaseng isda sa ngayon. Kaya naman kung makita mo nga ito, ay huwag mo nang palagpasin at kunin mo na agad ito ng litrato. Number 1, Underwater Sculpture Park. Ang Molineer Underwater Sculpture Park ay isang koleksyon ng mga pang-contemporary sining sa ilalim ng karagatan at makikita nga ito sa Dagat Caribbean sa kanlurang baybayin ng Grenada, West Indies at nilikha ang iskulturang ito ng British na si Jason Dekers Taylor. At ng mga taong Mayo 2006 sa unang pagkakataon, ang Underwater Sculpture Park ay binuksan sa buong mundo para sa iba't ibang mga tao, para na rin sa public viewing ng mga turista. At ang paggawa nga nito ay mayroong higit sa 65 konkretong individual ng mga iskultura na sumasakop sa isang lugar na higit 800 square meter at sa kabuuang timbangan ay ito'y humigit kumulang 15 tonelada sa tuyong semento at ma-access ang park sculpture sa pamamagitan ng isang bangka mula sa pangunahing daungan ng Street George. At dagdag pa rito, ang sculpture na ito ay makikita sa iba't ibang mga kailaliman ng tubig na merong maximum na 12 meter. At ang park na rin na ito ay binibisita araw-araw ng mga scuba divers. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.